Welcome mga kaguro, at ngayon, ituturo ko sa inyo ang paggamit ng Google Classroom. Kung mapapansin nyo sa right side ng Google, eto, makikita natin ang sign in, Google Apps, Image, at Gmail. Para magamit natin ang Google Classroom, kinakailangan mag-sign in muna tayo. I-click natin yung sign in. Kung kayo ay isang guro, mas magandang gamitin ninyo ang inyong DepEd account tulad nito. Password. Malalaman nyo lang na nakasign in na kayo kapag kinlik ninyo ito. Itong logo na ito. At makikita nyo na nakasign in na kayo tulad nito. Pero saan nga ba makikita ang Google Classroom? Ang Google Classroom ay makikita sa tabi ng inyong account na sa Google Apps. I-click lang natin ito at hanapin ang Classroom. Ito. Click lang natin. Kung makikita ninyo, wala pa tayong Classroom. Kaya gagawa pa tayo. Kaya i-click na natin yung plus sign na ito. Click lang natin. Meron tayong dalawang pagpipilian. Yung isang join class at yung isa create class. Yung join class ay para sa mga estudyante na papasok sa classroom ninyo. At yung create class ay para sa mga guro na gagawa ng classroom at dito papasok ang inyong mga estudyante. Tandaan, meron tayong dalawang pagpipilian sa pag-create ng class. Unang option, gumawa kayo ng isang class na kung saan lahat ng section ninyo ay magkakasama, may disadvantage at advantage din ito. Ang advantage ng isang class ay isang pasahan lang ng mga gawain ng inyong estudyante. Ang disadvantage ng isang class, mahirapan ka sa pag-separate ng mga gawain ng bata dahil magkakasama na lahat ng section mo. Yung pangalawang option sa pag-create ng class ay yung iba't ibang class section. May advantage at disadvantage din sa paggawa nito. Ang advantage sa iba't ibang class section ay hindi ka na mahirapan sa pagkuha ng gawain ng mga bata, pati na ang mga test result ito dahil per section na ang pagkuha mo dito. Ang disadvantage naman nito ay kung iniisip mo na paulit-ulit ka sa pagpasa ng mga gawain ng bata, meron akong ituturo mamaya para hindi mo na ito gawin. Kung ako ang tatanungin, para sa akin, mas pipiliin ko yung option 2 at ito ay ang paggawa ng iba't ibang class section para mas mapadali ang pagmo-monitor ko sa aking mga bata. Ngayon, sisimulan na natin ang paggawa ng class. Pupuntahan lang natin itong plus sign na to at i-click lang natin to at mag-create na tayo ng class. Pag-click mo ng class, makikita mo ang class name, section, subject, at room. Sa class name, mas maganda na maging specific ka sa paglalagay nito para hindi malito ang inyong mga bata. Halimbawa, ilalagay ko ang aking pangalan, Kenneth Ra Beliesa. At dahil sa MAPE teacher ako, ilalagay ko ang aking subject, MAPE. Sunod, section. Halimbawa ay dedication. Ibig sabihin lang nito, lahat ng bata sa section dedication, sila lamang ang papasok sa class na ito. Subject, MAPE. Room, kahit wala pa tayong ilagay na room dito, ay pwede. Ngayon, kapag nakompleto na natin ito, pwede na natin pindutin yung create.
Ito, nasa baba. Ngayon ay nakagawa na tayo ng ating unang class na specific lamang sa section at sa subject nito. Kung mapapansin ninyo sa dashboard, ito yung ating dashboard. Nandito na ang class name, section, at class code. Ano nga ba itong class code na to? Pag kinilik mo itong nakabox na to, lalabas na yung code na to. Yung code na to, ito yung ipapasa natin sa mga bata para makapasok sila sa ginawa natin ngayon na class. Halimbawa, gagawa ko ng isang account na para sa bata. Sign in lang tayo dito. Halimbawa, ito yung bata. Password. And then, napunta na tayo dito. Tingnan natin kung na-sign in na siya. Ito na, na-sign in na siya. Click lang natin yung Google Apps. Hanapin natin yung Classroom. I-click lang natin yan. Pag napunta na sila dito, i-click lang nila yung plus sign na to. At dahil sa estudyante sila, i-click nila yung join class. Ito. Hihingian sila ng class code para makapasok sila sa section o sa class na ginawa mo. Ngayon, copyin natin yung code na ito. Ito yung ipapasa natin sa mga bata para sila na ang maglagay nito dito. Ipipaste lang nila dito. At ikiklik lang nila yung join sa baba. Katulad ito. At makakapasok na sila sa class na ginawa mo. Ngayon, balik tayo ulit sa teacher's account. Ito. Kung mapapansin ninyo, sa itaas ng dashboard natin, merong apat na tabs. Merong stream tab, merong classwork tab, merong people tab, at merong grades tab. Kung ikukumpara natin to sa account ng isang estudyante, meron lamang siyang tatlong tabs. Meron lang siyang stream tab, meron lang siyang classroom tab, at meron siyang people tab. Pero wala siyang grade tab. Bakit? Dahil si teacher lamang ang nakakaalam ng grades ng mga ito. Ngayon, sa ibaba ng dashboard natin, may makikita tayong share something with your class. At sa ibaba pa nito, meron tayong communicate with your class here. Yung mga bata ay pwede mag-create or mag-schedule ng announcement or mag-respond dun sa mga pinopost ng isang guro. I-click lang natin ito. Pag-click niyan, makikita mo dito kung sino yung gumawa at makikita mo rin dito kung sino yung padadalan mo ng announcement na iyon. So, click lang natin yan, makikita mo na dito. Ngayon, halimbawa, magta-type ako ng ang mga nota at pahinga. So, ito, pwede tayo mag-post nito at pwede rin tayo mag-post ng link, video, picture, at file. Pero papaano natin ito gagawin? Kung mapapansin nyo sa ibaba, itong add, i-click lamang natin yan. At meron na tayong pwedeng idagdag. Pwede tayong magdagdag mula sa Google Drive. Pwede tayong magdagdag ng link. Pwede tayong magdagdag ng file. At pwede rin tayong magdagdag na YouTube. Na mga video na galing sa YouTube. Halimbawa, kinalaman ito sa topic mo ngayon. Open lang tayo ng bagong account.
o bagong tab, click natin yung YouTube at hanapin lang natin yung ating YouTube channel. Tulad nito. Click lang natin tong video na to. Kuwain natin URL or your link. Right click and then copy. At pumunta ka na ulit doon sa account mo. Click mo yung add. Dahil sa link ang kinuha ko, pwede ko i-click yung link. Paste ko lang dito. At may kita mo sa baba na add link. Ito. Click mo lang to. At ayan na. Magdagdag pa tayo ng isa pang halimbawa. Mula naman sa Google Drive. Click lang natin. Kung ano yung nasa loob ng Google Drive mo, yung mga ginawa nating test, quizzes, pwedeng-pwede. Pwede natin i-click to. May makikita ka sa ibaba ng X, One Selected, at Insert. Pwede kang maglagay ng kahit ano, o kahit ilan. Pero dahil sample lang naman to, isa lang ang padadala natin. Insert, click Insert. Magdagdag pa tayo ng isa. Halimbawa, file naman. Doon din siya papasok. Ayan. Dagdag pa tayo sa YouTube. Click natin YouTube. Dito ako mapupunta. Search mo lang yung nahanap mo. Halimbawa, grade 5 music note and rest. Select search. At halimbawang nakita mo na ang inahanap mong video, click mo lang yung video at may makikita ka sa ibaba na add. Click add. At madadagdag na rin siya doon. Pag nagkamali ka, sa link na pinagkuhaan mo, pwede mo itong tanggalin. Sa gilid niya na may X mark. Ito. Tanggal. Tanggal. Sa ibaba, may makikita ka ngayon na cancel, post, at itong done arrow button. Pag kinancel mo ito, ibig sabihin, natatanggal lahat ng ginawa mo dito. Pag pinost mo naman, ibig sabihin lang yan, mapopost to ngayon. Pero pag kinik mo itong arrow down button na to, meron kang tatlong pagpipilian. Yung unang pagpipilian mo yung post. Pag kinik mo yan, mapopost siya ngayon. Yung pangalawa, schedule. Ibig sabihin, halimbawang ang topic mo na to, ay sa susunod na linggo pa, pwede mo siyang schedule. Add save drop, pag click mo to, masasave siya sa drop mo. Try natin yung schedule. Pag click natin yung schedule, mapupunta ka dito sa schedule announcement. Pag click mo itong done arrow button na to, pwede mo nang iset kung ang kailan mo siya pwedeng ipakita. Halimbawang July 31, 2020 mo siya isiset at 8 AM po sana siyang magpo-post sa wall ninyo. Ngayon, ang tanong, saan na napunta yung pinost mo na schedule? Makikita mo to sa ibaba ng dashboard ninyo. Ito, nasa save announcement. Pag kinalik mo yung done arrow button na to, makikita mo dito yung in-schedule mo na announcement or na topic. May makikita dito na X na pwede mo siyang burahin at kung i-edit mo siya, click mo lang dito. At pwede mo na siyang i-edit ulit. Pero dahil sa wala na tayo dadagdag dyan,
I-X na lang natin yan. Okay na tayo dyan. Hindi natin babaguhin yan. Then, click ulit yung upright button na to. Sunod naman, try natin mag-post ngayon. Halimbawa, welcome grade 5. Then, click lang natin yung post. At magpo-post na siya ngayon. Ayan. Ngayon, tignan natin kung nakapos na rin to sa bata. Gagamitin natin ulit yung account ng bata. Eto. Click lang natin. Then, refresh lang natin kung pumasok na ba yung pinost mo doon sa class ng bata. Yan. Kung mapapansin nyo dito, nakapasok na yung pinost ng teacher ninyo na welcome grade 5. Balik ulit tayo sa account ng teacher. Ayan. Nakabalik na tayo. Kung mapapansin nyo, sa post si teacher, meron tatlong dot sa gilid niya. Ito. Pag kinilik natin to, meron tayong tatlong pagpipilian. Merong edit, delete, at copy link. Pero, pag pumunta tayo sa account ng bata, balik tayo sa account ng bata, may makikita din tayo na tatlong dot. Pag kinilik natin to, isa na lang ang pagpipilian or option ng bata. Ito ay yung copy link. Ang tanong ngayon dyan, pwede bang mag-comment ang bata sa pinost ng teacher? Pwede. Kung may nakita kang sa baba na add class comment or dito sa share something with your class. Halimbawa, nag-comment ka sa pinost ng teacher mo. Halimbawa, thank you po, sir. And then, post ng estudyante. Pagka-post ng estudyante natin, tingnan natin kung magre-replicate ito sa class ng teacher. Balik tayo kay teacher. Refresh lang natin ulit. Makikita na natin dito na nag-reply na yung bata or nag-comment na yung bata doon sa pinost natin, welcome grade 5. Ito na. Kung mapapansin natin, sa gilid ulit, meron dito nakalagay na reply to this comment at tatlong dot. Pero unahin muna natin yung reply to this comment. Pag kinalik mo itong reply to this comment, ibig sabihin lang yan, isinasagot mo yung specific na tanong ng isang bata. Halimbawa, walang anuman. Walang anuman. And then, post. Ibig sabihin lang nito, nireplyan mo yung comment ng estudyante mo. At kung mapapansin mo rin dito, hindi mo na makikita yung thank you po, sir. Pero pag kinilik mo to, itong two class comment, makikita mo dito yung pinag-usapan nila o yung pinag-usapan ninyo. Ang tanong, dahil sa hindi may iwasan na makapagsalita o makapag-post ng bata na hindi kaaya-aya o bastos, ay pwede man natin itong i-delete? Pwede po. Halimbawa, hindi nakapagsalita na maganda o nakabastos ang estudyante ninyo sa pagpo-post ito o sa pag-comment ito, i-click lang natin yung tatlong dot dito sa tapat ng kanyang pinoment. Ayan. Meron tayong dalawang pagpipilian. Yung delete at yung mute. Pag-delete, ibig sabihin lang yan, yung pinost sa bata na hindi kaaya-aya ay madi-delete o mawawala na sa class ninyo. Pag-mute naman natin, click natin yan.
Ito yung mga posibleng mangyari sa kanya. Paminute natin siya. Una dito yung can still submit work, other students won't see it. Ibig sabihin lang yan, yung bata na na-mute, pwede pa rin mapagpasa ng gawain niya, pero hindi na siya makikita ng kanyang kapwa estudyante. Pangalawa, can't reply to classmates' work. Ibig sabihin lang nito, hindi na siya pwede mag-reply doon sa pinopost o sa gawain ng kanyang kapwa kaklase. Yung pangatlo ay can't comment or post. Ibig sabihin lang yan, hindi na siya pwede makapag-comment, hindi na rin siya pwede makapag-post. At yung last, pag-check natin to, also delete this comment. Madidelete agad yung mga comment na nilalagay niya. Then, pag lahat yan ay nailagay mo na, pwede mo na siyang mute. Pero dahil sa mabait naman si Kenneth Cabellosa, hindi natin yan gagawin. Ang tanong pa ulit, ito lang ba ang pwedeng maging option para mapigilan ang ganitong insidente? Ito lang ba ang pagpipilian ng guro para mapigilan ang mga pwede pang mangyari? Meron pang ibang option para mapigilan ang mga ganito. Punta ka lang dito, sa right side na to, at makikita mo yung gear na ito. I-click mo lang ito at mapupunta ka na dito. Meron ka makikita ang class detail. Pag binaba mo ng onte, mapupunta ka sa general. Sa general tayo pupunta at hanapin natin yung stream. Yung stream, yung tapat ng stream, ito. I-click lang natin yung arrow down button na to at meron tayong pagpipilian na tatlong option. Yung unang option, student can post and comment. Ibig sabihin lang yan, sa class na ginawa mo, pwede makapag-post at makapag-comment pa rin ang bata. Sa pangalawa, student can only comment. Ibig sabihin lang yan, yung bata ay hindi pwede makapag-post ng video, picture, link, or file. Ang tanging niya lang magagawa ay makapag-comment. And then yung pangatlo, only teachers can post and comment. Ibig sabihin ng yan, hindi pwede ma-post at mapag-comment na rin ang bata. Babasahin na lang ng bata yung mga pinopost mo sa class na ginawa mo. Pero dahil sa pusong mamon naman tayo at gusto pa rin natin ng interaction, dito tayo sa gitna o sa pangalawa. Student can only comment. Para ma-interaction pa rin at may pag-uusap pa rin between student at teacher. So, click lang natin yan. Save. At ito na. Tingnan natin kung magre-reflect sa bata yung ginamit natin na option. Punta tayo sa student account. Ito. So, refresh lang natin ulit. Ayan, kung mapapansin nyo sa student account, yung baba ng dashboard, wala na nakalagay na say something about their class. Ang makikita na lang natin dito ay yung sa baba, yung pwede na lang siya mapag-comment. Balik ulit tayo sa account ng teacher. At piliin naman natin yung ibang option. Punta ulit sa general, stream, click, at punta ulit tayo dito sa pangatlo naman. So, only teachers can post or comment. Ibig sabihin lang yan, hindi na pwede makapag-post, hindi na rin pwede makapag-comment ang bata. Click lang natin yan. And may kita tayong save ulit dito. Save. Tignan natin ulit kung magre-reflect ulit yung ginamit natin option sa bata. Balik tayo sa account ng bata. Eto. Refresh lang natin ulit. Ngayon,
May papansin ninyo na wala nang say something about the class at wala na rin ditong mga comment na pwede ka mag-comment sa pinups. Balik tayo ulit sa teacher's account at ibalik natin ulit sa dating original nito. General, stream, click yung arrow down bottom at balik tayo sa pinakauna. Student can post and comment. At save ulit natin. Balik ulit tayo sa student account para makita natin kung nagbago nga ulit yung option na pinili natin. Kung mapapansin nyo dito sa account ng bata, meron na nakalagay dito na say something with your class. Click lang yan. Pwede na sila makapag-add ulit ng photos, file, video, at kahit ano pa. At pwede na rin sila makapag-comment dito sa pinost mo. May salamat. Discuss lang natin ngayon ay yung stream. Wala pa tayo sa password, people, at grades.